Okay, so ngayon ano, ay i-share ko sa inyo kung paano maiwasan na ma-disapprove na ma-monetize or ma-disapprove ni YouTube, no? Katulad nga sa GC namin kahapon, tatlo sila, no? Disapprove ni YouTube, ano? Ang nangyayari kasi diyan, bakit ma-disapprove? Sayang, ano? Pag ma-disapprove ka, anyway, may another 1 month ka, no? 1 month, no? 1 month ka na maghintay ulit na ma-approve yung channel mo. So sayang naman yung 30 days, sayang yung oras, ano? So para maiwasan na ma-disapprove ang inyong mga channel, lalo na itong mga baguhan, no? Mga baguhan diyan, yung mayroong mga 500 subscriber or ano. Yung may mga ano pa lang diyan na mag 1000 subscriber pa lang o naka 1000 subscriber na pero kinukuha nyo pa lang ngayon ay yung mga watch hour nyo, no, or WH nyo. Ang gagawin nyo, iwasan nyo lagi na magkaroon doon sa yung copyright claim, ano, copyright claim or katulad niyan, mga copyright strike. Ang pinaka ano diyan yung copyright strike, no. Katulad ko, ano, na-experience ko rin yan. Anyway, yung copyright claim naman, yung sa mga music, usually nangyayari yan sa mga music. Ang background kasi, katulad nung last time nag-livestream ako, nagtataka ako, bakit ano, copyright, livestream, ako lang mag-isa. Yun pala, yung kapitbahay namin, nagpa-music, narinig doon. No? Ganon kasensitive, no? Si YouTube. No? Ganon kasensitive yun. Narinig doon during my livestream, nakalagay ka agad doon sa live stream ko, copyright claim. And then mayroon akong isang ano, mayroon kami nag-show kasi kami sa ano, no, yung parang sa cruise ship. So, tapos may kumuha ng video, no, nagano kami nag-show kami in front of the guests, no. May kumuha ng video, hiningi ko yung video na yon. Tapos nung inano ko na, siyempre mayroong logo ng company, no. It's big company in Europe. Nangyari doon, copyright claim siya. Pagkatapos ng copyright claim, may nakalagay doon black. So parang binlock talaga, no, ni YouTube. Siguro nagreklamo yung may-ari ng or na company, no, kasi may logo kasi sa likod noon. Malaking company kasi yun, malaking shipping company sa Mediterranean. So nung nakita ko na yung black, ang ginawa ko, dinelete ko na lang yung video, no, dinelete ko na lang. So yung copyright claim naman, hindi niyo na kailangang i-delete yun, eh. Pero minsan kasi parang hindi nyo na rin mapagkitaan yan. Or hati kayo doon, no? For example, kinuha nyo yung video na yan, kumuha ka lang ng kunting ano doon, kinopia mo, or sa music. So, hati kayo dyan pag nagkaroon ng income. Pero hanggat maaari, wala yung mga yan. Okay, so bakit minsan nadi-disapprove ang channel? No? Nadi-disapprove lang yung channel, lalo na yung sa setting mo, ilagay mo talaga, this is not for kids. Kung yung channel mo for kids, siguraduhin mo lang na hindi angkop doon sa pangbata. So ganun na, guys, pag-isipan nyo. Yung ano doon, may setting kasi doon, eh. So hanggat maaari, sa akin ginawa ako, this is not for kids. Okay? So at least walang mga bata doon. Wala kang ano, walang video. Yun talaga ang makikita nyo sa setting nyo. Siguraduhin nyo, lalo na pagkahalimbawa, malapit na kayong ma-reach yung requirements ni YouTube, no, yung 1,000 subscriber, 4,000 WH nyo, kung malapit na kayo doon, unti-unti nyo na, no, doon sa YouTube studio nyo, makikita nyo doon, makikita nyo, unti-unti nyo na, lilinisin nyo doon, eh. Nandoon doon yun, eh. O makikita nyo, ito ay copyright claim, baka may kung mga ano doon, unti-unti nyo nang linisin yun. Okay? Oo. Kung sa akin, nakita nyo, sa akin, baka nagtataka kayo, ako yata yung pinaka, ano, eh, na 1,200 subscriber lang. 1,200 subscriber. So, ayun, kung nakikita nyo ako noon, 1,200 pala yung subscriber. Nung na-reach ko na yung 4,000 WH ko, nag-apply ako in the afternoon, kinabukasan ng umaga, approve na kaagad ni YT, no? Ni YouTube yung channel ko. Monetize na kaagad ako. So, ganun ang gagawin nyo. Iwasan nyo na lagi yung mga ano, dapat unti-unti nyo na maglinis na kayo ng channel nyo para mabilis ang inyong pag-approve, no? Pagka na-reach nyo na yung mga requirements ni YouTube,
mabilis yung pag-approve. Sayang din naman kasi yung mag-attack pa another months, no? Actually, mayroong ano dyan eh, katulad nung kasamahan namin sa GC, tatlo talaga sila. Hindi nila alam kung bakit sila na-disapprove. Siguro yun, ang number one lang dyan, tips ko sa inyo, yung sitting doon. Kung hindi angkop sa pangbata, yung mga iba yung mga videos dyan, kung hindi siya angkop, ilagay nyo na this is not for kids. This is not for kids. No? Ilagay nyo doon. Okay? Yun ang iyanan nyo. Kasi kung pangbata talaga yun, more on pangbata, naangkop din sa pangbata yung video nyo. Kasi baka may mga video kayo dyan, ha? Hindi yung mga hindi maganda, no? No? Yung basta, yung mga hindi talaga angkop sa pangbata. So ganun ang gagawin nyo. Kung talagang yung channel nyo ay pang matanda or ano na talaga, pang adult, lagyan nyo lang doon sa sitting. May sitting doon eh, pag pumunta kayo doon sa ano nyo, sa YouTube studio, may sitting doon. Ilalagay nyo, this is not for kids. Okay? Kasi sayang, pag kayo yung na-disapprove, another, no? Meron akong kaibigan, nagla-live streaming siya. Alam mo kung bakit? Tatlong beses siya na disapprove, no? Tatlong beses, imagine 30 days, 90 days. 90 days, no? Siya, pag another nag-apply na naman, kasi ang gagawin niyo mag-apply na naman ulit. Tapos mag-aantay na naman kayo ng isang buwan. Tapos nung na-disapprove ulit siya, nag-apply na naman. So imagine 90 days. Pero ngayon approve na siya. Kumikita na siya. Okay. Oh, nagla-live streaming siya eh. Napakagaling na live streamer din. Actually, nag-join ako doon sa kanya last time. Lagi maaga yung ano niya. Pero maganda. Oh. So, yan ang pinaka ano niyo sa monetization na iwasan niyo lagi. Iwasan niyo lagi hanggat maaari. Kasi mahigpit, mahigpit talaga. Pati nga sa mga WH, babawas na rin. Sinasala, no? Pati sa mga subscribers, sinasala. So, iwasan na natin lagi yung ano. Kala ko nga, ganun lang kadali. Ano. Actually, ang pinaka ano, akala ko dati, madali lang ang WH. Mahirap pala. Madali lang pala ang subscriber. Pag kumuha ng subscriber, makuha mo lang kahit 2 weeks. No? Makuha mo lang 3 weeks. No? Mga pinakamatagal na yun. Siguro 1 month. 1 month. No, sa subscriber. Akala ko yun ang mahirap. Madali lang yung WH. Yung pala, nung yung na-reach ko na yung 1,000, na-reach ko na yung 1,000, ang mahirap pala ang WH. No? Hindi pala basta napaka, ano, kahit anong gawin mong mga videos dyan, kahit mag-live streaming ka pa dyan, kahit si minsan sinasala. So ayun, lalo na pagbaguhan ka, no? Ayun. So sinasala. Kahit mag-live streaming ka, okay lang kung marami manonood sa iyo, siguro may manonood sa iyo ng mga 30, 40, 50, ayun, medyo mataas ang watch hour mo diyan. Oh, lalo na pag direct live ano ka. Pag sa YouTube ka mismo, kailangan sa mga hindi pa kasi monetize, hindi kayo makapag-live stream sa YouTube. Gagamit kayo ng isang application, no? Gagamit kayo ng isang application. So, ganun ang ano, mahirap, no, sa WH. So, yun ang pinakaano doon. So, gagawin niyo lang ano sa mga WH naman, sumabay lang kayo diyan sa mga videos na mga nag-trending. Sabayan niyo lang, no, makakuha kayo ng ano diyan. Makakuha kayo ng mga 1,000 watch hour WH or makakuha kayo ng 500 WH. Oh, maganda na 'yon. Okay. So, basta ganun ang ano nyo, lagi kayong sumabay doon sa mga trending kasi hindi naman basta-basta gumawa ka ng video eh, panoorin na nila yung mga iba kasi. Kahit i-post mo man yan, dyan sa 2,000, 200,000 sa mga, ano, mga GC na yan, wala, hindi nila titingnan yung video mo, hindi nila panoorin. Kiklik nyo lang, ilalike na lang yun, okay na yun. So, ganun ang ano doon. Oo. So, yung iba, ang pinakamaganda pa doon, dapat mayroong kang kaibigan. Talagang kaibigan mo na talagang makachat mo sila na ano, hindi lang yung sub to sub lang, sub to sub. Pagkatapos nun, wala. Hindi rin sila manunod ng mga videos nyo. So, dapat mga lalo na pag sa mga live streaming, no, dapat kayo pagkaibigan kayo. Yun ang pinakamaganda doon.
no? May pagkaibigan kayo, marami kayong kaibigan, lalo na sa mga labas, US, Australia, Canada, sa mga labas. So, yun ang pinakaano ko lang advice ko sa inyo. Sa mga baguhan dyan, yung malapit ng ma-reach, yung requirements ni YouTube, unti-unti nyo nang linisin yung channel nyo. Yun ang napaka-importante. Tsaka yung setting nyo, kung hindi angkop sa pangbata, ilagay nyo, this is not for kids. No? Siguro marami kayong mga video na hindi talaga angkop. Kasi kung hindi nyo mailagay yung setting na yan, sigurado disapprove yung channel nyo. Okay? So siguro marami kayong natutunan at sa advice ko sa inyo sa susunod. Kung hindi pa kayo nakasubscribe ng channel ko, subscribe yung channel ko, click nyo yung bell icon para updated kayo sa mga susunod na video ko. So God bless sa lahat.